Kasi sa aming pag-anahan muna, may mga side effects. Kabulanan na nangunyan sa pangakikan 26 anyos si Sherry Ann kansyudad ni Legazpi. Ingat na gad siya na maulakitan ng COVID-19. Alagad habon niya daang magpabakuna kontra digdi. Ano po, mga naiiling mo baga sa ano, sa Facebook, na mga side effects, gano'n. Kaya, syempre, hindi mo man ako kukula na mapaisip ka. Nasasabutan kan Departamento de Salud sa Bicol ang kahandalan kan mga badosi ring ni Sherry Ann sa pagpabakuna kontra COVID-19. Pero paglilinaw kanahen siya, pwedeng mabakunahan kontra COVID-19 ang mga bados, urug na ang mga healthcare worker. Alright, so based na rin po sa guidance ng ating World Health Organization, so mga buntis po natin ng mga healthcare workers na kumbaga ang kanila pong risk for exposure sa COVID ay mataas, they are recommended to get vaccinated. Although limited pa po yung mga studies natin based on clinical trials for pregnant women para sa mga bakuna natin ng COVID-19, the risk po kasi of getting COVID is high. Kaya po kung sila ay magpapabakuna, the benefit of getting themselves protected against COVID is very high compared to the other risks related to vaccination. Kaya din po ang recommendation natin is that yung mga buntis po natin na mga health workers po, lalo na nag-duty sa hospital, if they want to get vaccinated, yes, they can get vaccinated. Pero kung habunin na, hindi po natin sila pipilitin din. However po, no, ang mga iaalaw lang po natin ng mga babakunahan ng mga buntis, yung pong nasa second or third trimester na po. Sa mga nasa first trimester, i-defer po muna natin ang vaccination for them. Pwede man bakunahan maskan mga inang nagpapasuso sigun sa DOH. Women din. The basis bakit natin inaallow ang pregnant women natin and lactating women na magpabakuna is because vaccines are considered as generally safe. Alright? And pangalawa, kumbaga, the technology in making these vaccines similar sa other vaccines na allowed natin ibigay sa mga buntis at breastfeeding mothers. And because the risk of getting COVID is higher, di ba? At kung ikaw ay mataas ang iyong chance na mahawa ng COVID sa trabaho mo, might as well you get yourself vaccinated. Alright? Even kahit sa nagpapasusong nanay po, no, kung ikaw ay nagpapasuso at ikaw ay nabakunahan, the WHO does not recommend na magtigil ka sa pagpapasuso. Tuloy-tuloy ka lang din. Hindi mo kailangan itigil yung pagpapasuso dahil lang sa nagpabakuna ka. Sa ibong kainiba ko sa piritan ang pagbabakuna sigun sa DOH. Desisyon man giraray kan lambang saro kung mapabakuna o dai kontra COVID-19. Like na po ni Don sa muyang Facebook page para sa mga update story as in information manungod sa Kabikolan. As in syempre, follow and share naman ini. Subscribe to our YouTube channel.